Sakai figure caregiver dito sa Taiwan. Congratulations. At may possibility na tataas na po yung sweldo ninyo. So, congrats. Ka-ideas, may balita ako ngayon sa inyo, kaya tara na at panoorin natin ang video ito. Isa po siya sa followers ko sa TikTok, at ang topic na ito is about po sa sweldo ng caretaker at caregiver dito sa Taiwan. Tara na, panoorin natin ng sabay-sabay. Possibility na taasan ang ayan. Hello, Madam Marie here. So, naglabas po din po ng pahayag ang Ministry of Labor na tinitignan nila yung possibility na taasan ang minimum wage ng caretakers from 17,000 to 20,000. Parang ano naman siya, kung babasahin ko yun, parang may possibility. Kasi nga po, humiling sa kanila yung Indonesian government na kung pwedeng taasan ang kanilang mga caretakers, at na-approve po yun. And then, nag-isip-isip daw po ang Ministry of Labor, ayon ito sa nabasa ko sa mga pahayagan, nag-isip-isip din po sila at sabi nila, there is a possibility na lahat na ng caretakers taasan na. Mm-hmm. So, from 17,000 to 20,000. So, hindi pa po approved ito, pero sabi nung may nakausap ako, lagi naman ganyan, pinapaasa lang kami. Siguro po, mas magandang umasa na din, di ba? At kung maibigay man, salamat. But this time kasi ko parang unfair naman kung pinagbigyan yung mga Indonesians, magkakaroon ng malaking impact yan sa lahat ng caregivers. So, yun nga, sana nga, hopefully, kasi parang pag ako nabasa, parang ganun nga, parang seryoso siya. So, hoping for the best na mataasan nga, pero tanungin ko kayo, comment kayo dyan sa baba. Alin ba mas gusto nyo, maitaas yung sahod ng 20,000 o maisali kayo sa Standard Labor Act? Yung pong, kasi pag isinali kayo doon, magiging 25,000 na ang sahod, 25,250, but alam mo, ilang taon nang hinihiling yan, hindi pinagbibigyan kasi maraming conflicting ideas na kapag isinali kayo doon, baka matulad kayo sa mga factory workers na kailangan 8 hours lang ang trabaho, parang mga ganun, which is hindi naman possible kasi sino mag-aalaga kay Lolo kung paalisin kayo ng after 8 hours lang. So parang mga ganun ang idea ng mga pinagbabangayan. But anyway, later on pa yon, so siguro mayroon din naman nagsabi na, kasi 3 years na lang naman na ako, so okay na ako sa increase. And hopefully, sabi nga din ng iba, bakit dati nung nag-increase, hindi kasali yung mga nasa old contract? I don't think so. I think if itaas nila yan, lahat na ng caregivers ay tataasan. So, huwag na po tayong magmarites. So, sasabihin natin, naku, ganyan naman yan. Siguro pag may offer na ganon, so look forward to it. Huwag na masyadong nega, okay? So, merong iba, nako, dati pa ako umasa. Malay mo, kung magkatotoo naman, di ba, masaya. Yan nga mga ideas. So, lahat ng mga caretaker, caregiver dito sa Taiwan, congratulations. At may possibility na tataas na po yung sweldo ninyo. So, congratulations again. So, thank you for watching. At maraming salamat at sumabay kayo sa panood ng video na ito. Maganda yung actual nyo na panood kaysa naman ako magpaliwanag. I think na hindi talaga maliwanag kasi hindi naman ako yung translator dito sa Taiwan. Hindi naman ako yung broker dito. Isa lang po akong trabahador dito. So, thank you for watching. So, please, mag-subscribe na kayo sa channel na ito para updated tayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Bye!